mga kaibigan! Welcome dito sa bahay! Kumusta po kayo? I hope nasa mabuti kayong kalagayan mga kaibigan ng bahay kasi naglinis po ako. Kasi medyo matagal na tayo hindi nag-change ng cortina mga kaibigan. And ang itim na dahil sa usok po ng apoy sa kusina namin sa aming lutuan. Yung pumapasok kasi yung usok dito sa bahay namin. Kaya ayan, ang itim na ng mga kurtina ko, mga kaibigan ko. So, kailangan ko nang pumalit. So, mayroon na tayong napalitan yung sa ating window. Naglagay na ako yung white yung nilagay ko naman, mga kaibigan. Kasi walang ibang ilalagay na decolor. So, yung mga ano, tatanggalin ko na naman yung iba yan, mga kaibigan. Tanggalin ko na yan para malabhan natin. So, yun yung ayan yung napalitan ko na. So ayan, kukunin pa yan dina. So ayan oh, grabe mga kaibigan, makikita nyo oh. Hindi na maganda yung color. Itim na talaga mga kaibigan oh. Mahalata na kay siya. So ito, tatanggalin na naman ito. Ayan, grabe na yung mga talumtom oh. So mag-change ako lahat ngayon, ayan. Ginulo na ni King. So, maglinis tayo ngayon na araw, mga kaibigan. So, ayan si Dudong Junjun. Tinapos niya po paglampaso dun sa labas. So, inarrange ko na yung lalagyan namin ng mga sapatos. Ayan, yung sapatos lang namin, mga kaibigan. Ganyan lang. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na sira na. Ayan, sa sobrang tagal na, mga kaibigan. So, kailangan ko pang laban. Magagamit pa to niya, mga kaibigan. No? Wala ng sintas. Ayan. Man, ito mga kaibigan, oo. Ito mga kaibigan, mga binigay lang to sa akin sa package, oh. From US. So, ayan. Yung iba na si... Galit na galit po sa akin si Ate Aileen, mga kaibigan. Kasi, ano, mga kaibigan, trinansfer ko siya sa kanyang school. Kaya, galit si Ate Aileen sa akin and si Mama, si Papa, mga kaibigan. Kasi akala nila magbakasyon lang doon. So hindi kasi nila alam na doon ko siya doon siya mag-school. Kaya ayun mga kaibigan na ano sila, yung na-miss talaga nila si Aileen. Tagal ni Aileen mga kaibigan, 7 years before siya malayo sa amin ngayon. Kasi sana maintindihan nila mga kaibigan na kailangan ko ipunta si Aileen doon sa Loreto kasi nga yung klase po. Mga kaibigan, maintindihan nila si Mama, mga kaibigan, grabe talaga yung iyak ni Mama, ni Biana na babae. And si Papa, hinahanap daw niya si Aileen, tapos sabi niya, akala ko magbakasyon lang yung bata, tapos doon na pala mag-school. Sana hindi muna pinapunta doon, kasi before na sana pumunta doon kapag klase na mga kaibigan. Kasi August 28 po yung enrollment doon sa Loreto, sa Handayugong mga kaibigan, doon po sa lugar namin. Doon ko na siya sa Mama ko. So malaki din yung tiwala ko mga kaibigan na doon si Aileen kasi yung mga anak ng mga ate ko nang doon din. Kasi maganda doon mga kaibigan kasi 5 days talaga yung klase. Tapos dito mga kaibigan, kapag babaha, wala ng klase mga kaibigan. Tapos malaki yung tiwala ko kay Mama na maalagaan niya si Aileen. So gusto ko mga kaibigan na bahala na magastos ako, magbayad ako sa mga kailangang bayarin sa school. Basta yung makikita ko na mayroong matutunan si Aileen and ma-experience siya mga kaibigan, hindi lang dito. Kasi dun sa amin mga kaibigan, maganda doon kasi iba-iba yung teacher and nasulo siya sa isang grade. Isang teacher mga kaibigan, paminsan-minsan nga mayroong ano, every ano mga kaibigan, subject iba-iba yung teacher. So dito mga kaibigan kasi maliit lang din yung mga teacher and mahirap dito sa amin kasi nga malayo. So kaya yun yung inaisip ko mga kaibigan, doon ko na muna si Aileen kay Mama hanggat ano, hanggat hindi pa siya malaki na pwede siya doon sa Bayugan. So gusto ko mga kaibigan na pag ano na siya, dalaga na siya, mag grade 6, ganun mga kaibigan, or mag high school, before ko siya ipunta doon kay Ate Arlene. Kasi, ba ano, mga kaibigan, kasi mayroong pang baby si Ate Arlene, kaya gusto ko na kapag doon na si Aileen, makatulong na siya kay Ate Arlene na magluto, siya na yung aaga magising, siya na yung magluto, siya na yung mag-alaga sa kanyang sarili, hindi na si Ate Arlene yung mag-alaga sa kanyang sarili, mga kaibigan. So, doon ko lang muna siya kay Mama and then monthly ko siya pinapadalhan, mga kaibigan, kasi mag-ano na siya, 2 weeks or 3 weeks na siya doon sa Loreto. Kaya yun po yung update natin, mga kaibigan. So, na lungkot talaga sila lahat sa ginawa ko, mga kaibigan. Ayan, natanggal na ni Dudong Junjun yung ibang mga kortina. So ayan na oh, grabe ang dami na naman ng labhan nun mga kaibigan.
Mga kaibigan, kailangan natin siya pagpagan. So, yun. Kailangan ano ni Dodong Junjun doon. So, naiintindihan ko sila mga kaibigan sa ano nila, sa pagiging ano sa akin, sa pag galit nila sa akin, kasi alam ko mga kaibigan na sobrang love nila si Aileen, lalong-lalo na si King. So, kaya naiintindihan ko mga kaibigan na galit sila sa akin ngayon. Pero I hope na balang araw maintindihan din nila na para yun kay Aileen mga kaibigan yung ginawa ko. Kasi gusto ko siya na matuto siya mga kaibigan na madali. Kasi alam nyo, late na si Aileen naka-school sa elementary. Malaki, higher age na siya mga kaibigan. Ngayon mag-grade 2 siya, 8 years old na. Kaya gusto ko mga kaibigan na matuunan pansin siya doon. Kasi mayroon din magtuturo sa kanya doon. Yung mga medyo matataas na sa kanya ng grade 5, grade 6. So matutulungan na siya doon mga kaibigan. Dito hindi ko siya matuunan pansin kasi busy tayo sa tindahan. And then sa kanila na tulungan nyo si Aileen, turuan nyo magbasa, magsulat. Tapos si mama, sabi ko, mama, ikaw na yung anuhin ko doon, na binibigyan ko din si mama sa sahod ko mga kaibigan, para pang ano ni Aileen, pang ulam, pang baon niya. So, yung gagawin natin mga kaibigan, kapag mag-school na si Aileen doon, bibigay tayo ka mama monthly mga kaibigan yung isasahod ko. Pero ngayong ano mga kaibigan, mga 26 or 27 mga kaibigan, punta po kami doon para bilhan si Aileen ng magamit, kasi wala pang gamit si Aileen. And pinapasukan po ng ulan kapag umuulan mga kaibigan, kasi na nga ano na mga kaibigan, ba na nga buak na yun. Muna tayo kasi ang dami ko pang kailangan linisin, kasi ilang weeks na lang mabisi na din tayo kasi wala kaming electric fan, sira na. So sabi ko kay Dodong Junjun na next na lang tayo mamimili ng gamit if makagawa na tayo ng bagong bahay, kasi dito mga kaibigan maliit na lang talaga yung mga gamit ko, kasi kailangan ko talaga bumili ng mga new mga things sa bahay namin na simple lang mga kaibigan. Tinatawagan naman namin always si Aileen mga kaibigan, doon kang mama, sabi niya man niya na okay lang daw siya, okay lang daw doon, sabi niya, kasi hindi naman ako mahirapan doon mga kaibigan. Yung ano lang talaga doon mga kaibigan, yung ulam, pero sabi ko nga kay mama na tipirin niya yung pangulam ni Aileen and pang ano niya pang balon mga kaibigan, kasi nag-summer pa sila. So ang ingay ng dalawa mga kaibigan, si Dodong Junjun at si King, kasi nagpatulong si Dodong Junjun kay King pag ano naglalagay sila sa rep ng RC. Ito mga kaibigan, exercise na din sa paglinis natin dito sa bahay. Kaibigan, oh, nagpatulong ako, iba yung ginawa. Yan si King, ano yung papa niya, ano kaya yan? So ito mga kaibigan yung sofa namin, ginawa namin katri. So yan. Gan tari daw yan. Hindi naman.
Ah, ganyan pala yan mga kaibigan. Sige, ganyan ginagawa pa nila. So dito kami natutulog mga kaibigan kasi presko, kasi wala kami electric pan. Ayan, ginawa ko na yung ano ko mga kaibigan, yung ano natin, yung panghapin sa ako sa higaan. Yan muna yung ginamit ko kasi laban ko pa muna yung nilalagay ko dito kasi madumi na. So ayan yung nilagay ko muna, and then dito ito yung nilagay ko, yung mga ano mga kaibigan, papalitan na natin kasi ano na eh, meron ng dumi. Ayan, nakalinis na tayo kahit papano. So maganda na, maliwalas na mga kaibigan yung bahay ko kasi wala na ang cortina na maitim-itim na mga kaibigan dahil sa alikabok. Ayan yung dalawa oh, go ilog. Uy, ay, tari. Uy, uy. Ah, tari pala yan mga kaibigan, tawag. Uy. Uy. Ayan yung dalawa oh. Patay ilog. Uy. Ayan. Kaibigan, tapos na po ako naglinis dyan sa divider, and tinakpan ko na lang muna ng ganyan mga kaibigan kasi wala yung salamin yung sa baba, kaya ginaganyan ko siya palagi dyan. So ayan na si Dudong Junjun oh. Oh ayan, nakahiga na. Ayan. So malinis na yung bahay dito sa sala, and doon mga kaibigan nag ano na ako doon, nag brush na po ako ng sahig noon. Na-rinse ko ulit yung ano natin, yung ref. Yanan yan mga kaibigan, kaya dalawa yung ref natin, labyanan yan. Dito muna nila nilagay, kaya yun yung ginamit ko kasi maliit lang. And hello! So, nandito ako ngayon, nagsulat-sulat. Ayan, nakikita nyo mga kaibigan, nagsulat po ako sa mga followers ko na nag-message talaga sa akin na magpa-shout out, and ngayon ko pa siya nabigyan ng sorry mga kaibigan. So ngayon pa talaga, so ito lang din yung naano ko sa messenger ko na nagpa-shout out talaga. So supportive sila mga kaibigan, sabi niya lalong lalo na daw yung husband niya na gustong gusto daw niya yung vlog namin ni Ate Aileen. So maraming salamat sa inyo mga kaibigan, shout out sa inyo na family, si Eman, si Amen, and si Evelyn Cordano. Cordano mga kaibigan. Yun. So, shout out sa inyo dyan. Salamat po sa panonood, always sa support mga kaibigan. Cordano family. So, maraming maraming salamat. And kay Mary Ann Raut. Yun ba mga kaibigan? From Butuan to Saudi with a love mga kaibigan. So shout out sa panonood kaibigan. And yun mga kaibigan na yung magpa-shout out mga kaibigan, medyo parang mayroon ako nakikita sa YouTube ko pero hindi ko na siya nakakuha mga kaibigan kasi iba-iba na yung vlog natin, tapos hindi ko na agad nabalikan kasi nga wala tayong ibang phone. So I hope sa susunod mga kaibigan na pag meron na tayong isang phone, ma-free shout out ko na po kayo lahat. So anuhin ko yan mga kaibigan. So ngayon yung siguro yung magpa-shout out na mapansin ko lang sa messenger ko mga kaibigan kasi hindi po ako always nag-online sa YouTube
Kasi nga, paminsan-minsan lang paminsan-minsan lang tayo naguhulog, mga kaibigan, kapag nag-upload tayo. And paminsan-minsan lang din ako sorry sa lahat ng hindi ko na shoutout, and shoutout na lang lahat sa atin, mga kaibigan, dyan sa inyo. Maraming salamat po. So, always sa pan- And today, mga kaibigan, udlot ng kamuti with tinapa. Ginisa na udlot ng kamuti with sabaw-sabaw, mga kaibigan, sa ating paniudto. Ayan. So, dito tayo sa aming pasensyahan nyo na bukid ka pang bukid. So, ayan. Oh, tinapa. Pabukag ka, tapos ilalagay yung talbos ng kamuti, mga kaibigan, para kakainin natin ngayon. Ito yung ulam namin. Gan, punta tayo doon ilabyanan kasi maghingi kami ng bigas na mais. Kasi si Labyanan, mga kaibigan, mayroon po si maghingi tayo ng kunti para i-mix natin sa ating rice, mga kaibigan. Corn rice versus yun, mga kaibigan, palay na rice, mga kaibigan. Tama ba, mga kaibigan? Sorry. So, yun, punta tayo mamaya pagkatapos namin kumain para punta tayo doon kasi parang medyo madami-dami nang nagawa ng mga panday nila mama. So, pakita ko na naman sa inyo, mga kaibigan. Update na naman natin dito sa pabahay ni Ate Aileen kung ano na naman yung ganap nila doon sa kabilang area. Mga kaibigan, bahaw na kanin. Masarap sa mainit na talbos ng kamuti with tinapa. Yan! Mga kaibigan, oh. Sarap! So, sawan, saan? Kinamay lang. Grabe, mga kaibigan, hupang-hupa yung Agusan River, oh. So, magandang hapon. Punta kami doon, hingi kami ng bigas. Hingi tayo ng bigas na mais, mga kaibigan, para sa ingin natin mamaya kasi masarap kain ng bigas na mais. So, ayan, oh, kitang-kita yung bahay nila Ate Aileen. So, mag-mix kami maya, mga kaibigan, panihapon ng kakainin namin na bigas na mais. So, ayan, mga kaibigan, nabinta ko na Agusan River. Ayan, sarap maligo doon, mga kaibigan, oh. Ayan, oh. Tara, napakaganda po ng tempo. Ay, grabe. Ganda ng tempo, mga kaibigan. Wow! Hala, nalagyan na po ng gutter. Ayan, ang ganda na tingnan, mga kaibigan, oh. Wow, sana all. Wow, pang mayaman na talaga, mga kaibigan, oh. Wow, Ate Aileen, update sa pabahay mo. Ayan na. Naglagay na po sila ng mga tubo yung dadaanan po ng ulan. Wow! Maganda talaga, mga kaibigan, kapag mayroong mga ganyan. Yan, so mayroon na po silang bagong nailagay yung beranda, mga kaibigan. So dito tayo. Mamaya na tayo maghingi, mga kaibigan, ng bigas doon. Dito muna tayo. Ayan yung wow, nakalagay na pala, oh, 'di ba? Grabe. Oh. Yan sa second floor. First floor and second floor mayroon pong mga beranda. So akyat tayo doon, mga kaibigan. Ayan, oh, yung mga dili man kay klaro diri, mga kaibigan, yung sahig nila mama, oh. Yung plywood, ah, klaro pala, mga kaibigan, oh. Grabe tala, alam nyo ba, mga kaibigan, grabe ang gasto nito na kahoy. Yan, oh. 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 Ay, mama, nag-washing pala. Oh. Grabe.
Grabe, ang init dito. Ang init. Wow! Tara mga kaibigan, may cute na aso dito. Hi! Toy-toy! 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 Ang ganda! Toy-toy! Hi! Oh, friendly siya mga kaibigan. Oh, nakipaglaro. Oh. Hi! Ganda! Oh, sa'yo na si mama doon. Umakyat na si mama. So, second akyat natin ito. Hinihingal na ako mga kaibigan ako. Kailangan ng elevator itong bahay ni Ate Aileen. Hinihingal ako mag-akyat. So, tara! Hi! Good afternoon! Sa mga panday. Ah, grabe! Hubuan man! Way init! Hubuan kay... Yan si Uncle. No, ang ganda na. So, nagkagulo na sila dito mga kaibigan sa taas. Nagkagulo na pala sila dito. Ayan, yung iba mayroong ginawa ng like this. Yun sa'yo, Poxy? Ah, Poxy. So, ito yung muni ang gutter. Oh, ahadapit. Ano yun? Si tawag ani? Molding. Ah, molding. Ito yung nakapagwapa. Nindot kita na dito sa layo. Ito yung nagbigay ng ganda mga kaibigan kasi white. So maganda talaga i-partner yung red at saka white. Si mama. So ito mga kaibigan, atip na ito sa kusina. Oh, atip. Kumpleto na po lahat yung ano ni Ate Aileen. So sila dito. Yan si Jim. Wow! Hello! Welcome sa palace ni Ate Aileen. So, ganyan pala mga kaibigan ito. Nilagyan ng poxy. Tapos yung mga bolt. Aray ko. Makiyat. Ayan. So, nakalagay na pala sila. Grabe, medyo matagal-tagal pa talaga itong mga kaibigan matapos. So, hope na mag-December mga kaibigan, matatapos na to kasi uwi na si Kuya Caleb. Takot ako. Ay, naku, nakakakaba mga kaibigan. Naku, so punta tayo dito. Para sa inyo to mga kaibigan. Yan, makikita na talaga yung lawak ng tikgon. So gusto ko umakyat dito mga kaibigan sa itaas. So mamaya na siguro kasi napakasakit pa ng sikat ng araw. Dito na ako, umakyat ako dito sa itaas. Hi! So yan mga kaibigan, gusto ko kayo i-tour sa itaas para makita nyo yung view sa mga puno ng kahoy. So akyat ako ngayon mga kaibigan, gagawin ko talaga. Ayan o, dito sila umaakyat. Ito na yung pinakamataas mga kaibigan. Ayan, nakikita nyo. Ito na yung inaapakan ng mga panday. So akyat ako dito mga kaibigan ngayon. Nandito na po ako sa rooftop. Nako, ginawa ko para sa inyo to mga kaibigan. Nakakatuwa. So gusto ko din tingnan yung view. Hey, nakakaba mga kaibigan yan o. Oh. Nandito na tayo o. Oh. Rooftop na po. Ayan! Nako mga kaibigan. Para sa inyo to. Ingat-ingat lang tayo mga kaibigan. Kaibigan, hello! So, thank you so much sa support mga kaibigan. I hope mag-enjoy kayo. Inakyat ko ito. So, abang-abang po kayo always sa upload sa pabahay ni Ate Aileen. Dito sa Agusan Mars. Ayan, nagdilim yung ano ko mga kaibigan, video oh. Kasi kinabak na natin yung camera mga kaibigan para makita nyo
Yung lake! Hala, nakikita na yung lake, mga kaibigan! Lake sa ano, dito sa amin, nakukunan nanginginig niya yung giti natin. Ayan, lumabas na si araw. So, ipapakita ko na sa inyo ngayon yung view dito sa Agusan Mars. Hello! Sa inyo dyan lahat, mga kaibigan. Thank you for support. Ayan, nandito tayo ngayon sa tuktok ng bahay ni Ate Aileen. Si araw, ayan, yung mais. Ayan po yung highway, oh. Doon po yung, ano, saan ba yun? Yun, mga kaibigan, yung makikita nyo. Ayun na yung lake, oh. Ayun, mga kaibigan, nakikita nyo ba yung tubig, oh? Parang dagat na, mga kaibigan, oh. Ayun, yung tubig ng lake, Danau. Ayan, dito, oh. Wow, napakaganda talaga, mga kaibigan. So, kayo pa talaga yung nakapanood dito. Ayan, oh. Yehey! So, thank you, mga kaibigan. Support always kay Ate Aileen, mga kaibigan. And lalong-lalo na sa akin, sa lahat ng mga vloggers. Hmm? Lagi. So, yun. Yun yung highway, mga kaibigan, yan na bukid. Yung... So, ganito kaganda dito sa amin, mga kaibigan. Kapag bumaha, mga kaibigan, tubig lahat yan. Ganyan, tubig. Ganon kalalim yung tubig dito. So, mamaya, doon na naman tayo. Yung makita nyo lang is yung mga kahoy-kahoy. Ganon, oh. Wow, ang ganda. Ang ganda, mga kaibigan. Yun yung tubig, oh. Yan na yung lake dito sa amin. Naku, mga kaibigan, kapag ngayong baha, mga kaibigan, abang-abang kayo ngayong December. Maganda dito, mga kaibigan. Akyat ulit ako ngayong magbaha na dito. Ay, ang init na. Hindi ko na kaya. Dapat nagwantis kaya. Naghingi na tayo ng bigas na mais. Wow, grabe mga kaibigan, ang puti-puti, oh. Oh, 'di ba? New harvest talaga ito, mga kaibigan, kaya maghingi ako kay Mama. Ito yung konsumo nila ngayon. Oh. Para mga kaibigan, oh, ang linis talaga, uy. So sarap ito, mga kaibigan. Tapos masarap ito, mga kaibigan, kapag ginamos yung ulam mo, no? Tas bulad. Nakadala ng cellophane. Yan na lang yung nilagyan namin. Ibabalik na lang namin ulit kay Mama. Ayan, yung bigas na mais. Wow, sarap niyan mamaya. And so, pauwi na po kami. So, ito lang muna yung ipapakita ko sa inyo. Next na naman, mga kaibigan. Abang-abang kayo. So, thank you. And bye-bye, mga kaibigan. So, update na naman kayo sa ano natin next. Kikita nyo na din pa yung akin, mga kaibigan, kasi hindi pa talaga totally complete. So, bye-bye!